hindi alam to ng karamihan, but Argel took 11 months before jumping on board, di ba? Before ka talaga naging part ng film life and you went full time, yun yung maganda eh, di ba? What made you decide to go full time? Kasi a lot of people, minsan, yun nga, parang they cannot really decide or they're not sure if yung side hustle nila, siseryosohin ba talaga nila? But ikaw, eventually, kasi you're also in real estate, but you didn't go full time sa real estate eh. But I think there's something that you saw in the financial planning field. That's why you decided to be full time. So what happened 2014? Why you decided to, you know, eventually umalis ka na sa employment and then decided to be full time? Okay, sige. So yung sa 2013, di ba, yung nag-approach ka tas and then nag-join na ako ng mga meeting. Yeah, tama. Tapos, so nagde-decide na talaga ako na mag-go to the business. Pero sabi ko, parang ayoko nung part-time. Ako lang naman yun. Nothing wrong about being a part-timer. Pero parang ako, gusto ko parang go big or go home. Parang gano'n. Okay. Kasi at that time, so syempre hindi ko naman i-explore yung career or yung opportunity kung walang parang thread of discontent. Tama. So, una, hindi ko na nakikita yung sarili ko talaga na ginagawa yung ginagawa ko for the next 7 years ulit ng buhay. Tama. So, yun yung una. So, nakita ko yung ginagawa ko ngayon as something na next step or next career for me. And then, second is yung opportunity din na yung market kasi yun nga, parang ang dami pa rin hindi educated in terms of handling their personal finances. Okay. Which is, ang talagang belief ko talagang kailangan magsimula, let's say, senior high or sa high school, ganyan, dapat meron ng pasundot-sundot about personal finance. Okay. So parang yun yung isa ding opportunity na kailangan ang daming ma-educate. So you really want to educate people. That's part of the decision that you made. So parang mas may effect siya for me na parang mas may na ko-contribute ako. Alam ko namang may nako-contribute ako sa company. Pero hindi ko naman nakikita yung maybe yung saya ng end user. Tama. Yung effect niya sa company. So yun. So nakita ko rin yun doon sa opportunity na to. So parang you're looking for something more fulfilling and you feel na if you become that personal advisor to a person one-on-one or to a family, mas masaya ka to do that. Yes. Tama. But it took 11 months, bro, di ba? What happened? Ano yung nangyari? Bakit? Di ba? Kasi maybe a lot of people are also contemplating, I wanna do something, pero gusto ko rin i-full-time. Ano yung pwede kong, ano yung dapat kong i-prepare for myself para, okay, maging ready ako to do full-time as well. Ayan. So, ayun, anong ginawa mo? So aside from hindi naman laging action lang na hindi na walang parang decision, parang reckless, di ba? Walang planning. Oh. Oh, walang planning. So yun nga nung time na yon na prepare ako nung safety fund ko. Safety fund, okay? So yung safety fund is yung magkano yung expenses ko. So yun yung na nag-training o attend ng mga meeting, prepare ko yung financial aspect. So in terms of mga physical, emotional, kaya naman. Kasi that time, single pa ako eh. So, okay. Hindi naman ako like 100% breadwinner sa amin. Pero meron din ako kinocontribute. Pero sabi ko, yun nga, take into account ko na yun doon sa safety fund. Okay. And then, parang tinapos ko lang yung second year ko dun sa second job. Okay. Kasi 5 years ako sa first job. And then, second year, 2 years ako dun sa second job. Tinapos ko na, saradong 24 months ako dun. And then, yun. So, nag-decide na ako mag-full-time on. So, ang maganda rin naman is may good working relationship ako dun sa previous employer. Okay. And kinuwento ko na ito yung gusto kong gawin. Okay. Kaya ako aalis.
And then sabi niya, kung if it doesn't work out, kasi alam naman niya yung nature of being self-employed, di ba? If it doesn't work out, balik ka lang. Welcome ka ulit. Oo. That's so, good, ah. In a way, may ano din, may safety net din na feeling. Tama. Na naglagay din ng more conviction on tama, my decision. Tama. Ano, go full time. Parang if makaya nating i-reinvent, if naniniwala tayong kaya nating i-reinvent yung sarili natin for bigger things na alam naman nating we deserve. Tama. Yun, it's a reason to really go into entrepreneurship or into film life for that nice. Matter. So, talagang kaya. Tama, ang ganda nung sinabi mo, no? Yun nga, now that you mention it, so nga, wala ngang sales background yung pagiging IT, di ba? So it's not, yeah, skills can be learned, tama. But attitude, I think, is the most important thing. And I believe from what I've heard from your story and how I know you, you really have the right attitude because you always want to grow. Ito nga ang ECQ, di ba? Ang dami mo ng courses na tinake. Nababad na babad ka sa learning online. And again, you will never know yung mga inaral mo kung ano yung ma-apply mo eh. But you will never know when will you need it, di ba? Yun. But again, dahil I think kaka-learn mo, you grow as a person. And eventually, yung mga bagay na hindi mo kayang gawin in the past, mas nagagawa mo na ngayon. Next step is, for example, meron silang personal na financial advisor. So, pwede silang dun lumapit. And yung, siyempre, kailangan din natin i-check yung, lalo na kung magpo-full-time, kailangan natin i-check yung safety fund, ganyan, kung gano'n ba talaga prepared. And itong times ngayon, no, if you're watching this during the quarantine, ito yung perfect time then to really explore new possibilities like being a financial advisor. Kasi like sa film life, yung learning, you can do it na ng e-learning. Which is, like sa internet and then at your own pace kapag medyo walang ginagawa sa bahay or talagang ready to roll ka na with learning new things. So, they can really use this time in a very productive way na to explore. Like, di ba, kunyari, ako yun yung ginawa ko for the past, di ba, yung mga experience before. Talagang try lang nang try. Aral-aral muna. Different things. Oo. And then, pag may nag-click, di go, i-pursue natin. You know? So, yun yung ito so, talaga yung best time. Lalo na if you're watching this video na nasa quarantine tayo. Tama, no? Kasi sometimes, you just need one opportunity to click. Tapos talagang your life will be better.